Pagdatapos ng pag-iibigan ng Katniel. Isa na marahil sa pinakamatagumpay na love team sa Pilipinas ang Katniel. Pinatunayan ito ng mga proyektong pinagsamahan nila. Mapaintablado, konsyerto, patalastas, teleserye at pelikula. Kinagiliwan, kinaaliwan, kinakiligan, pinagkaguluhan, tinanggap, niyakap at minahal. Hindi lamang ng mga kaibigan nila sa showbiz at pamilya, kundi ng mga mamamayan. Kung kaya't nabuo ang Katniel, na mula noon at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila iniiwanan. Nandyan para sumuporta sa kanila. Ang love team ay nauwi sa pagmamahalan sa tunay na buhay. Naging magkasintahan at lantad sa publiko ang kanilang pagmamahalan, na lalong nagpainit sa pagtanggap ng kanilang mga tagahanga. Dekadang punong-puno ng saya sa mga pusong abot langit ang kaligayahan. Naging lakas nila at inspirasyon ang isa't isa para mas magawa nila ang kanilang trabaho ng maayos at epektibo na walang pagkukunwari. Tinamasa nila ang galak ng mga pusong pulang-pula sa pag-ibig. Sabay silang nangarap at hindi lang sa ikapagtatagumpay ng kanilang karera, kundi sa kinabukasan ng bawat isa. At marahil sa haba ng kanilang relasyon ay nakilala na nila ang isa't isa, ang mga kalakasan at kahinaan. At kahit sila ay mga artista, marahil ay nakakaranas din sila ng mga problema sa kanilang relasyon at dumaan din sa mga pagsubok, mga away na naaayos at napag-uusapan, mga pagdududa na nauuwi sa lambingan, mga pagsiselos na nagpapatibay ng relasyon, at mga simpleng kasalanan na maaaring nabibigyan ng kapatawaran. Pero bakit nga ba humantong sa hiwalayan? Napuno na ba sa labis na nagagawa? Nawala na ba ang pag-ibig at napalitan ng inis? Mga kasalanan ba na hindi na basta mapapatawad? O nawalang tiwala at napalitan ng pagdududa? Sa totoo lang, ang pag-iibigan na nagwawakas ay hindi biglaan. Siguro ay unti-unting pagbibigay, paulit-ulit na sakit, at kapag hindi na nagwo-work at toxic na ang relasyon, ay mas mabuting pakawala na ito para ang bigat na dala ay gumaan. Usap-usapan sa apat na sulok ng showbiz nitong mga nakaraang araw ang hiwalayan ng Katniel. Madami ang kumontra, madami ang hindi naniwala, nagalit sa pagpapalaganap daw ng maling impormasyon. Mga kaibigan na nadadamay at mga fans na nagkakawatak-watak. Pero nanatiling tahimik ang kampo ng bawat isa, sila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ang ganitong istorya ng pag-iibigan ay normal na lamang. Nagkataon na sila ay mga sikat na personalidad, kung kaya't sila ay sentro ng usap-usapan. At nitong araw nga ay inamin na ng dalawa na sila ay naghiwalay na. Marami ang nalungkot, naiyak, at marami rin ang nanghihinayang. Pero ang totoong detalye ng hiwalayan ay hindi pa natin alam. At maaaring bilang respeto ay ibalato na lamang natin sa dalawa ang mga bagay na yan. Sana ito ay pagtatapos ng isang chapter lamang sa kwento, pero hindi ng libro. Hindi natin alam ang sorpresa ng bukas. May mga umaasa na sila pa rin sa dulo, na sana ay magkaayos at magkabalikan pa. Pero sana ang pagkakaibigan ay hindi mawala, at respeto sa isa't isa. Walang maling tao, may mga tao lamang na nagiging leksyon at aral ng buhay natin. Para kung dumating man ang tao na nakatalaga para sa atin, tayo ay mas matibay, marunong magdala ng relasyon, responsable, at mas malawak ang pag-unawa. At higit sa lahat, alam natin ang salitang pagmamahal.